Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Good evening everyone. This is Brother Jonas and this is for our Overflow Series Day 590. Wow! 590 days of being together. Praise the Lord. And I have here with me, my friend, say hi, Abigail, the author of Siblings from Other Parents, my co-author. We also have author of Victorious Living, author Victoria Robles. And we also have best-selling author of 50, author Clevelyn Deliquina. This is so amazing. And today we'll be starting a new series. We ended our Heart Detox. You love that series? Alam ko, almost all of you nagustuhan nyo talaga kasi nag-detoxify tayo ng mga heart natin. Kasi nga, it's Hearts Month. So what we need to do is to detoxify our hearts. And so we'll be introducing a very fresh, for today, day one, new series which I call Nurture Your Relationship. 14 ways to nurture your relationship. And Abigail is actually, she always use the hashtag na nurture relationship. So alam ko marami kayo matututunan, you will be blessed, you will be inspired sa ating series. And for today, since Hearts Month pa rin siya, I really encourage everyone to nurture your relationship with anybody else, not just with your special someone. Di ba, lugi naman ako, wala akong love life. Okay? Ito, may mga love life silang lahat. Pero ang day one natin, first ever topic is to honor your parents. That's our first topic. So, alam nyo, I think like biggest percentage, most of us, we really need to respect our parents. Wala tayong problema sa mga magulang natin. And may mga iba kasi na talagang, I mean, isolated cases siguro yung worst na problema between parents and mga anak nila and children nila. So tonight, we want to encourage everyone to nurture your relationship with your parents. Okay, alam ko sobrang excited na sila. Our question of the night is, what is the biggest lesson you learned from your parents? Okay, kahit both or father or mother man yan, siguro sa akin talaga is about the value of education. So my parents, being born and raised in poor family, I always hear from them that, hey Jonas, you study hard, you really need to embrace education if you want to cut the poverty that's eating our family. And yung parents ko talaga, puro education yung marinig mo sa kanila. They work so hard to provide for our needs and they work so hard para mapag-aral kami magkakapatid. So, in terms of education, and of course, another thing especially sa father ko is siguro, hindi niya alam na parang naituro niya, pero I don't know, feel ko lang yung pinaka naituro niya sa akin is to become honest and never ever steal. As in talagang kahit piso, may mga time na sinasabi, mga pera dyan nakakalat, hindi mo talaga ako mapagnakaw. And hindi to pagiging self-righteous ha, but that's one thing na feel ko ibibitin ako ng patiwarik ni Papa pag nalaman niya nagnakaw ako. So that's the biggest lesson I learned from my parents. And also to everyone watching now, we have Doc Melanie and Meg Carranza is also watching. Please do write in the comment section anong pinakamalaki niyong natutunan na lesson sa inyong mga magulang. Uunahin na natin, of course, according to beauty na naman tayo tonight. Uunahin natin si best-selling author Clevelyn Deliquina na nag-welcome sa amin dito sa kanyang bahay. Sis Clev, author Clev, anong pinakamalaking natutunan mo sa parents mo? Wow, gusto ko yung question na yan. By the way, welcome po kayong lahat dito sa Botolan. Yes. Mag-take ko sila dito hanggang Friday. Naku, na-announce na yung schedule ko. So, alam niyo po yung tatay ko, ang gustong-gusto ko sa kanyang linya ay yung pinakatanggi ay oo. Mm-hmm. Ang tatay ko po kasi, never namin siya nakikita humindi. Mm. Oo, talagang napakalalim po ng pagiging mapasensya niya, na pagiging mapagbigay. Yung minsan nakala mo, wala, yun pala, meron pang nakasuksok na nakatago. Nanamit ko siya kanina. Oo, diba? Yun po, alam namin lahat, pinakatanggi ay oo. So parang, sinasabi rin niya sa atin yung kay Mama Mary, diba? Yung yes niya, yung powerful yes ni Mama Mary. Yun. So yun po ang siguro, nakuha namin yun, namanan namin yun. Kaya sabi ko nga, may nagtatanong sila, bakit ako nasa Botolan? Kasi taga-Bulacan po ako. Kasi nga yung ayaw ko na sana, so Friday ako ni-invite dito magturo, Saturday, Sunday. Nung sinabi ko sa tatay ko, sabi niya, kailangan ka pala, hindi, pumunta ka na. So, wow. Di ba, pati siya, nadala ako ng pinakatanggi ay oo niya. Wow. And you see, kung umayaw-ayaw ako, hindi ako sana napunta sa napakagandang daigdig na meron ako ngayon. Mm-hmm. So, yun po yung saying,
Yes. Sa nanay ko naman po yung kanyang pagiging religious. Mm. Alam niyo po yung nanay ko dati. Kaya ka nagmadre. Naku, connect-connect na yan. Opo, alam niyo, nakakatuwa yung nanay ko. Kasi ako yung tipo ng tao na ayaw ko magsimba. No? Di ba? Ayaw ko at tinigin ko siya magsimba. No? Kasi, pero ito yung panakot ng nanay sa amin. Kapag hindi kayo nagsimba, kayo ang maghuhugas ng plato maghapon. Magsimba na tayo. Diba? So, nakakatuwa. Ano? So, ang lesson ko nga ngayon. May reward. Oh. So, kailangan mo rin talagang sabi ko nga, mag-ipupush mo yung tao. Yeah. Huwag lang hayaan na, gusto niya, sa kanya, ayaw niya. So, kailangan ko pa talaga may tagatulak. Na? I love that. So, yeah. Tagatulak. Ayan po. Kaya, kumbaga, yun po ang naman ako sa mga. Wow! Amen! Palapakan natin, best-selling author ng 50. Available pa rin po, pero paubos na ang 50 sa mga hindi pa nakakabasa. You need to read her book. And next na tatanungin ko, magkapatid po sila ha, sa totoong buhay, hindi lang sa television. Okay lang, maganda kahit ulitin. Let's welcome ang ating breast cancer survivor. Let's claim it. Salamat po sa lahat na nagdarasal. Katatapos na ng kanyang chemotherapy, kaya napaka-cute niya ngayon. Mukha siyang baby, di ba? Sabi sa akin ko, tatanggalin ko yung nilalagay ko dito, ipapakita ko talaga. And we're so proud of you and we're praying for you naman. So sa perspective mo naman, kapatid ka ni Author Cleveline, ano naman pinaka natutunan mo sa iyong mga magulang? Actually, marami akong natutunan sa una kay nanay. Mm-hmm. Yun nga, katulad ng sinabi niya, talagang napaka-religyoso talaga ni nanay. Lagi niya kami pinupush na magsimba, kahit na alam mo yung damit namin ganito, yun. Simba kayo. Tapos after nyan, meron siyang reward sa amin. Ganon. Wow. O, sino ang nagsimba? O, magbibigay na yan. May mga ganon. Ang ganda, no? Oo. Tapos, yung hindi nagsimba, wala siyempre. Walang ano. Tapos, mapagbigay din si nanay. O, kahit, para ikaw din. Kahit nung nag-asawa na kami, nandun yung pagtulong niya sa amin. Mm-hmm. Talagang mabibless ka talaga sa mga help niya. And, ganun din si tatay. Sobra-sobra. Sabi ko, noon minsan nag-wish ako, sana, yung nga, hindi naman masamang maharap, di ba? Yeah. Sabi ko, sana one day, ganito lang yung makakasama ko, na very supportive, na ganyan. Pag-uusap pag-asawa, eh. Katatapos na lang Valentine's Day. Sabi ko, na kanya-kanya, wag mong hanapin nga daw sa isang tao yung wala sa kanya. Diba? Oh. So, yun, si tatay talagang, kahit nandito na ako sa States na ganito, very helpful talaga siya. Amen. Open arms talaga si tatay. Kaya wow. Sabi nga niya, ang nagbibigay, talagang nandoon yung biyaya. Kaya huwag kang mag-expect ng in return. Wow. Na talagang nabilas ako kay nanay kay tatay. So, kasi lang napanbigay sa kapwa. Hindi lang sa amin sa pamilya, sa mga ibang nangangailangan din. Mm-hmm. Wow, parehas. And really, you really imbibe the, walang kopyahan dito example. You really imbibe the values that they taught you, especially yung being religious. Kasi nagmadre, ikaw naman, talagang super prayerful and of course, sobrang giver. Alam natin yan, si Sis Cleveland talagang minomodel niya yung pagbibigay. At sobra-sobra nakaka-bless po yun. So sa kanilang dalawa, since, yun nga, parehas yung parents nila, okay? Pinaka-natutunan is yung talagang faith, spirituality na aspect, and of course, being a giver. Napakaganda na. Yeah, palapakan natin, author of Victorious Living, of course, Victoria Robles, na ating pinagpe-pray na sana mapagtagumpayan niya ang kanyang laban against breast cancer. Salamat po sa lahat ng nagdadasala. We also have, Abigail Cacas, my co-author of Siblings from Other Parents. And to tell you honestly, sa kanya ko nakuha yung coin, na-coin talaga yung nurture your relationship. So, sa mga magulang mo naman, Abigail, ano ang pinaka hindi mo makakalimutan na tinuro nila sa yung mga values and virtues? Yan. Unang-una po, good evening sa inyong lahat. Sa mga nanonood po, dilaw po sa inyo. Marami rin akong natutunan sa aking parents, pero yung isa talaga na hindi ko makakalimutan at gusto ko rin i-adapt, lalo na pag nagkaroon ako ng anak. Yung tinuro sa amin ng nanay ko about tithes and offering. What? So, nung narinig ko yung tithes and offering, syempre wala akong idea, hindi ko alam yung word na yan, anong ibig sabihin. So, in-explain sa akin ng nanay ko, kasi bata pa ako noon, sa madaling paraan lang, sa madaling explanation. So, sabi niya, lahat ng bagay na meron tayo ay nagmula sa Diyos. Lahat ng meron tayo. So, nararapat lamang na ibigay natin ang para sa kanya, which is, doon nga sabi doon sa Old Testament, di ba, 10%, yeah, tapos ng New Testament, sabi na, what is yung bukal sa kalooban mo na ibigay mo.
So, yun yung explanation niya sa akin. At ang nakakatuwa doon, kasi nakita ko talaga sa buhay namin, na sa tuwing kahit na hindi naman po kami mayaman, no, pero ang nanay ko talaga consistently giving tithes and offerings sa simbahan. Nakikita ko po yan, nilalagay niya sa envelope, iniipit niya yan sa Bible niya, daladala niya yan sa simbahan. Wow. So nakita ko po talaga ang provision ng Panginoon. At gustong-gusto ko yun pong i-adapt. At ang nakakatuwa doon, bukod pa po doon sa tithes, tinuro niya yung offering kasi sobrang overflowing nga po yung blessings eh. Yung offering, ito na talaga yung ikaw na ang nag-decide nito na ibigay. More so nakakatuwa, more than the 10%. At saka ang nakakatuwa dito, yung uunahin mo kapag merong dumating sa aming pera, sahod man yan, may nagbigay sa'yo, lagi na namin iniisip 10% para kay Lord to. Kasi actually, buong yun ay para sa kanya talaga. Eh. Sa kanya galing yun eh, 100%. 10% na lamang. At ang nakakatuwa dun, tinuro niya sa amin, si Jonas din, tinuro niya sa amin sa Feast Omen noon, na unti-unti, sa simula, syempre mahirap siya, yeah. Pero mag-start ka dun sa kaya mo, pwedeng 2%, 3%, 4%, 5%, hanggang sa mapapansin mo, ito, mapapatunayan ni Jonas yan, more than 10% pa nga yan minsan, dahil ganun talaga magbigay ang ating Panginoon. So, yun po yung natutunan ko sa nanay ko. Sa tatay ko naman po, is yung pagiging hardworking. Consistent talaga. Oo, ginagamit na talaga yung time niya sa mga makabuluhang bagay. Amen. Actually, once a week lang po ang off niya. Pero makikita nyo na napakasipag po nun magkukumpuni, mag-aayos ng kahit ano, maghahanap ng shout-out kay tatay Greg talaga. Oo, naman. Oo, kaya yun po ang naging inspiration ko para maging masipag at huwag magtamad-tamad din. Yun po ang mga natutunan ko sa aking day. Wow! Alam pa ka naman, I love that. And alam nyo yun, language ko talaga ang giving. Actually nga, nagka-craft nga ako ng book about tithes and offering because I really want to experience the fullness of the Lord, yung blessings na ibinibigay ng Panginoon na model talaga sa mother ni Abigail. And of course, hard work, nako. Kanya-kanya talaga tayo ng, siguro sa father side, sa father ko din, pero pinaka-top talaga yung sa education na gusto nila sa amin, tsaka yung honesty. Yun, maraming salamat sa inyong mga sharing. So ngayon, ang ating big message for tonight is your parents brought you here. Diba? So kahit balik-balik na rin mo ang mundo eh. Whether, kasi minsan may mga matitigas sa atin, we cannot forgive our parents, siguro about abuse or worse na, pero sa akin, pinaka-foundation talaga yung gratitude na kung wala sila, wala ka talaga dito. You don't have any choice than to be grateful dun sa thought na yon that you are alive because of them, regardless of what happened. Any circumstance, negative man yan na nangyari, still, parents mo pa din sila. So, para sa akin, you need to connect with them and you need to always love them. Okay? And before we share with you our Bible verse for tonight, let's pray our favorite prayer. Can we all close our eyes and feel the presence of the Lord? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved, I am God's servant, I am God's powerful champion, and because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Beautiful prayer. Ano? Napaaganda. And because we are blessed, we are blessing the world. And our Bible verse for tonight will come from Exodus chapter 20, verse 12. Alam na alam nating lahat yan. Okay? You need to honor your father and your mother so that your life will be long and you will live in a fertile land that the Lord your God is giving for you. And it's in the Bible. Ibig sabihin, napakamahalaga talaga na irespeto natin ang mga magulang natin. Again, nurturing our relationship, hearts man, let's go beyond the romantic aspect. Okay, hindi, porque, uy, naku, bitter yan, single yan, kaya hindi. Hindi, I mean, you prioritize your, of course, your marriage, your spouse, but more than that, gusto kong ibahin natin yung aspeto. Pag Valentine's Day ang usapan, pati pagmamahalin di lang sa special someone or spouse or in romantic relationship. Pero let's go beyond that. Our relationship with our parents, our relationship with our siblings, our relationship with our colleagues, and even with our friends. Okay? Amen and amen. Nakaka-bless. May nanonood sa atin from Oman. Talaga naman. Inaabangan tayo tonight. And then, five things that I want to share for tonight. And I will ask them. So, first thing, okay, for our five bullets, number one is this. Be grateful for your parents.
gratitude is very important. And for me, iba kasi ang style ng family namin. We are not really vocal. Hindi kami nagsasabi ng I love you, hindi kami nagsasabi ng I appreciate you. Wala sa amin yan. And I don't question my parents about that. Siguro talagang yun yung way talaga nila. They think the best way to bring us up. But we are grateful sa pamilya namin. Siguro through action talaga kami nagpapakita. Like kunwari, umalis ako, may tawag ng tawag, message ng message. Hindi man niya masabi ng na I love you, hindi man masabi namin na I love you sa isa't isa. But talagang mararamdaman mo yung pagmamahal through action. And I, right this very moment, gusto ko talagang sabihin na forever grateful ako sa parents ko. Yung idea na lang na wala ka, okay? Kung hindi dahil sa kanila, yun lang yun eh. Because of them, that's why you are here. So, napakalaking regalo, ginawa silang instrumento ng Panginoon, kaya nandito ka sa mundo. So, how about sa inyo, Abigail, nakakapagsabi kayo ng mga I love you, yung gratitude na yan, na-express nyo properly or just like traditional Filipino na medyo tago din? Lang. Sobrang relate ako dun sa family mo. Oh. Hindi rin kami ganun ka-vocal, but we show it through service. Service talaga. So, yun. Siyempre, later on ko na lang din na-realize yun kasi, di ba, parang ang typical, ang traditional is yung nagsasabi ng I love you, or nagsusulat ng letters, yung ganun. Hindi kami ganun ka-vocal, but we show it through service. Yan. Yung we care for each other. Yan, tama. Tinatanong kung nasaan. So, nandito ka ngayon. Napunta kang Butolan. Yes, nandito ako ngayon. Nag-report pa, na ako sa tatay ko para hindi siya mag-alala. So, ganun din sa mga kapatid ko. Hindi rin kami nakakapag-I love you directly. Pati hug mo lang masyado. Naghahanap kami ng time para magkamustahan. Pero sa akin, to tell you honestly, pag magkaroon ako ng family, gusto ko talaga super kiss and hug and saying I love you. Yun ang gusto ko namang i-adopt pag magkaroon ako ng family. O, diba? So that's number one daw. You should be grateful always to your parents. If you cannot show it through your words, show it through your action. No, napaagad na ng series na ito. Parang love na love ni Sis Cleb. Number two, okay? Apart from being grateful, number two is offer understanding. Now, we don't have perfect parents. I believe one way or another, may mga misunderstanding. May mga hindi pagkakaunawaan sa maraming bagay. So, napakahirap, di ba? Ako, para sa akin, talagang lalong mahaharangan ng blessings mo, especially kung ikaw yung pinakamatigas. Especially kung ikaw ang parents yun eh. Para sa akin talaga, hindi pwedeng magmatigasan ka sa kanila that you will not talk with them. Nako, hindi na bumabata mga yan. Sa mga nanonood ngayon na may mga hindi pagkakaunawaan sa mga magulang ninyo, hanggang kailan? Do you think you can become happier? Do you think you will become fulfilled in your life if you will not seek yung peace na yan para sa mga magulang? So sana ngayon, pagkakataon nyo ngayon, especially for those nga na talagang nahihirapan o nagkakaroon ng problema, okay, sa kanilang mga pamilya, na magpatawad tayo, offer understanding. My parents are not perfect and we are not a perfect family. But I am grateful dahil nga marami kaming, dahil sa pagmamahal siguro mas nangingibabaw, kaya naunawa namin ang bawat. Pero very minimal sa amin. I love my family. Siguro biggest stress ko talaga personal goals and all. But for my family's aside, ali talaga sila, hindi sila enemy. Yung mga kapatid ko, parents ko, super supportive talaga sila sa akin. Na pinapagalitan lang nila ako pag may mga mali-mali akong mga sinasabi, mga ginagawa. Ayun, mga na-scam ako, syempre, di ba? So, concern lang naman sila sa akin. Sis Cleb naman, ayan. Paano mo inaayos? Meron ka bang experience where nagkaroon kayo ng misunderstanding ng parents mo na paano yun? Hindi ka uncomfortable? Paano naayos yung gusto ninyo? What did you do in order for you to patch up things? Wala kasi kami masyadong misunderstanding. Pero ang ikuwento sa inyo, ako kung nabasin niyo yung book ko, nilalaglag ako ng nanay. Ayaw na niya ikukwento yun. Pero alam niyo, di ba? Nilalaglag talaga, pinapa-abort siya. Nandun sa sinapupunan. Ang gusto nila anak apat, pandima kasi ako. Yeah. Kaya naiba yung mukha ko, magaganda yung iba kong kapatid, naiba sa maganda ka! Pero ibig ko po sabihin, kasi ayaw pa babanggit ng nanay yan, siguro na yan, naawa sa akin or nahihiyas sa akin. Pero okay lang yun sa akin. Kasi nga, alam nyo nga, lahat biyaya. Amen. Everything is grace. Pag naintindihan po natin yun, kahit anong klaseng sakit, lahat po yung biyaya. Alam nyo, sa father ko po kasi, may number 2. Oo, diba? Sige, pero, lang natin, ilan lang tayo din doon nakarinig. Tayo lang, ha? Opo, pero alam nyo, humugot kami ng malaking biyaya doon. Kasi naging mas understanding kami sa ibang tao. Mm-hmm. Ako, sa mga estudyante ko, nasa-share ko yun. At marami sa kanya na members of broken families. Yeah. At pag nalalaman nila yun, nag-bless sila, parang na-renew sila. Oo, ganun. Kaya kumbaga, lahat biyaya. Kaya ako sabi ko nga, hindi natin pinili ang magulang natin. Kung kami naman tayo lumabas,
kay anong klaseng ugali meron sila, blessing pa rin yun. Amen. Kasi sabi nga, everything is raw material for holiness. Yun, ang galing-galing naman. Totoo yun yung kwento niya. Na siya may number 2, kaya nga nagmadre, di ba? Kasi sa book, gusto niyang mas lalong, parang yun ang offering mo, sacrifice mo para magbago yung father mo. Pero ngayon, super love na love nilang bawat isa na, we're in, tatalo na tayo sa number 3 point natin, okay? Unang-una, be grateful sa kanila. Number 2, offer understanding sa mga pagkukulang nila kasi hindi sila perfect. Number 3 natin sa gabing ito is to spend more time with them. Now, maraming guilty sa atin, okay? Maraming guilty sa atin, mga busy sa buhay, yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa, di ba? Parang ang hirap eh, kasi it's choosing really the lesser evil. Ano yun? Uwi ako? Ganun. Pero, depende talaga sa plan ng Panginoon sa mga buhay natin. So, for now, spending more time with them with the idea that hindi na sila tatagal ng sobrang tagal pa ng... We don't know what will happen, but siguro ito yung pagkakataon na mag-reflect tayo, ano? Kaya nga, ako ngayon, mabuti na lang. Blessing is magkakasama kami sa bahay. So, wala naman akong ibinabahay, di ba? Single, naisingit na naman, di ba? Naipasok. Kaya kasama ko sila sa bahay. Kapag may mga offer na, kunwari mag-work sa Manila, malayo na naman sa kanila, or yung abroad na yun, ayoko na talaga kasi I really want to spend more time with them. Kasi nga, reality will say that, hindi na nga sila magtatagal, okay? Hindi natin alam, hindi na 40 years or 50 years na masabi mo, wala tayong idea. So, I want to encourage everyone also to connect with your parents, to spend more time with them, to talk to them. Gustong-gusto nila, lalo na yung mga may mga edad na yan, si Author Vicky. Paano kayo nagbabanding nung papa mo? Ilang taon na siya? How do you spend your time? Lalo ngayon, wala ka namang, I mean, hindi ka naman employed sa ibang lugar, nagpapagaling ka ngayon. Naku, opportune time yan para magbanding kayo. Kumusta naman kayo nung papa at mama mo? Unahin ko na lang yung pag-resign ko. Mag-OFW ako. So, 8 years, hindi ko sila talaga na nakakasama. So, talagang nakukonsensya ako na gusto ko na silang makasama dahil tumanda na sila. Yun ang one reason ko rin yun. Mm-hmm. So, kahit na anong pilit ng amo ko na mag-stay pa, hindi na ako nag-stay. Sabi ko, I want to go home. Diba? Marami talagang hindi nag-stay kasi. Tapos ayun, nung pag-uwi ko, bago akong magkasakit, bago ako ma-diagnose, inalagaan ko si mother for much more. Nasa akin siya, sa akin siya nag-stay. Kasi that time, si nanay, parang may depression. So, ang gamot pala sa ganung case is true love. Yes. True care. O, diba? Yun. Sa kausap? Oo. Laging kami magkausap. Kasi doon, ala siyang kausap sa kila na yung ngayon, yung nakita mong lugar. Kaya lang siya umalis sa akin. Nung na-diagnose ako, although na ayaw pa niyang umalis, sabi ko naman sa kanya, nay, if you want to stay with me, sabi ko, okay lang, kahit yung ganyan. And parang konsensya siya, kasi may sakit ka na, eh. Parang siyempre isang magulang, ayaw mo makita yung anak mo na ganun, di ba? Ganun din, yeah. Oo, kaya nag-decide siya na, sige, babalik na lang ako. Akala mo naman, 10 kilometers yung layo na, di ba? Magkalapit lang. Gano'n kayo kalayo muna yung totoo. Tatlong bato lang po na malakas ang lapit nila. Nakakatawa na si Author Vicky. Akala ko sinasabi niya nasa Ilocos yung parents at nasa Bulacan siya. Hindi po, dalawang kalye lang yung layo nila. Di ba? Pero kaya makikita niyo sa mga picture niya, magkakasama pa rin sila. Di ba? Thank you ha. Nakaka-amaze naman na inalagaan niya sila. Totoo yun, 8 years, ilang years ka nag-OFW? 7 years ikaw, ilang years ka? 8 years ako, almost 6 years. Oh, wala ka hindi. Oh, di ba hindi siya nag-OFW? Nagmadre siya 10 years. Nagmadre ng 10 years. Amazing. Okay, so maraming salamat. Yun pa ang reminder natin, number 3. Hindi na sila bumabata. That's why you need to spend more time with them. More than that time, alam ko yung expression ng love talaga is through time. Number 4 is to love them like there's no tomorrow. Mm-hmm. Kasi karamihan sa atin dito talagang iba na eh, kasi more than 60 na. Siguro ang father ko is 61 or 62 years old, mother ko nasa 56, 57. So, iba na, yung maturity level nila, ibang-iba na talaga. Hindi na gaya noon na talagang maraming mga misunderstand na maliliit eh. Ngayon parang more love-love na, ganun masaya na. So sa pagkakataon na ito, ano kaya mga bagay na pwede mong gawin sa mga magulang mo so that you can express your love towards them? Ako, pinagbibigyan ko sila sa mga gusto nilang gawin. Si mama, gusto niya magtindahan. Kahit sa bahay ka na lang, wala, doon siya nag-enjoy eh. Si papa naman,
pag nakaupo, magkakasakit yun. Pukpuk lang ng pukpuk ng kung ano. Gawa ka ng mga cabinet. Sige, ngayon, inaayos na yung bahay namin. Siya yung primary na engineer, tsaka architect, tsaka foreman. Tapos siya na rin yung construction worker. 4-in-1. Mag-isa lang niya. Enjoy na enjoy siya doon. Hindi mo sila aawayan na huwag kayo magtrabaho kasi talagang magkakasakit sila. So, yun naman. So, siguro loving them is to really, apart sa time, pag hayaan mo silang gawin yung mga gusto nila na hindi naman makakasira sa kanila. Yun yung pinaka-importante dito sa ating number 4. And number 5, the most important thing is to really pray for them. Ayan, the ultimate expression of your love to your parents. Lalo na ngayon, may mga malalayo ha, di ba? Sina Doc Melanie, nasa abroad sina Marie Tess, ayan, Galasinaw. Eh, wala eh. I mean, ang hirap na choosing the lesser evil ka nga talaga kaysa mahirapan. Di natin makatulong ka pa nandyan ka. The best thing you can do is to pray for them. Napakamahalaga na ipagdasal natin sila. Okay? Ultimate expression of your love to your parents is to always include them in your prayer. Pray for good health. Lalo na sakitin na sila, di ba? And of course, pray for longer life. Though hindi natin control ang mangyayari, we always still include them. So nakita nyo yan sa Lockdown Overflow series natin. Lagi natin pinagpipray doon yung parents natin, di ba? So yun, maraming salamat. 5 po natutunan nyo sa gabing ito. 5 ways to nurture your relationship with your parents for our first series. Hashtag nurture relationship. Number 1, honor your parents is to always be grateful. Maging mapagpasalamat. Kanina, parang kay Abigail na sharing din. Offer more understanding. Hindi perfect. May mga pagkukulang. Ito nga, may kinuwento, nagmarites siya kanina. May ganun daw. Pero love pa rin niya. Nagkapatawaran pa rin. At masaya. Magbe-birthday sa 19, pupunta kami doon. Number 2, you need to spend more time with them. Si Ate Vicky na napakalapit ng bahay. Pero talaga namang lagi siya doon. Di ba? Nag-enjoy. And number 4, you need to love them like there's no tomorrow. The best expression siguro na kaya mong ibigay ng pagmamahal mo sa kanila, do it now. Kaysa pagsisihan mo. Biggest regret yon. Ikaw, wala ka ng mother, di ba? Parang wala namang regret, pero kung bibigyan ka ng pagkakataon, you really want to spend more time with her, you really want to spend more conversation with her, di ba? Eh wala na, tapos na. So pag buhay pa sila ngayon, bigyan natin ng chance na lagi silang kausapin. Amen! So magdadasal po natin sa tayo ngayon sa pagkakataon na ito. Can I request everybody to please close your eyes and feel the presence of the Lord, in of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen! We honor you, O God. We glorify your name. We lift your name higher and higher, O God. Naniniwala kami, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Isa kang dakilang Diyos. And tonight, Lord God, tinataas namin ang iyong pangalan. Pinupuri at sinasamba ka namin, Lord God. And Lord, as we encounter you tonight, ngayong kakausapin ka po namin, God, tingnan mo po ang aming mga puso. Detoxify our hearts, O God. Remove anything that's not pleasing to your eyes. Patawarin mo kayong Panginoon sa mga kasalanan na nagawa namin. At turuan mo kami, Lord God, to stop sinning. Turuan mo kami, Lord God, so that we will be pleasing to your eyes, and we will only do things that can glorify you. Thank you, Lord, for the gift of compassion. Thank you, Lord, for the gift of forgiveness. We honor you, Lord God, for your message tonight. Salamat po, Panginoon, sa reminder sa amin na mahalin ang aming mga magulang, i-honor ang aming mga magulang, patawarin ang aming mga magulang, so that we will receive more blessings, because we are so much grateful, Lord God. Wala po kami ngayon kung hindi dahil sa aming mga magulang. Lord, tinataas namin kung sino man ang nandito ngayon, nanonood, na may pinagdadaanan mentally. We pray, Lord God, for healing. We believe, Lord, that you are bigger than depression. You are bigger than their suicidal ideation. You are bigger than their panic anxiety attacks, O God. At naniniwala kami, Lord, that you will do a rescue right now, especially lalo na sa mga nahihirapan ngayon in their mental health. Thank you, Lord, for the gifts of healing. And Lord, tinataas namin ang aming mga magulang. Patuloy mo silang biyaan pagpalain. We pray for good health, Lord God. We pray for safety always, for happiness. Nawa, Panginoon, kung sino man po dito may problema sa kanilang mga magulang, nananalangin kami, Panginoon, for resolution, for reconciliation, O God, for peace, and for love, and for understanding to manifest. Continue to bless, Lord God, those for married couples here, to bless their spouse, bless their children, their siblings, O God. And I pray, Lord, na maging sentro ka ng kanilang buong pamilya, ng aming pamilya, Panginoon. And nagpapasalamat ko po kami, Panginoon, sa presensya ng bawat isa ngayon. Lord, I lift to you a special prayer of family members who are far away from each other. May your love continuously bind them. And Lord, you offer a special healing prayer. Lalong-lalo na po, Panginoon, kay Author Vicky, who's treating stage 4 cancer right now. In Jesus' name, we're declaring, Lord God, that the cancer cells are disappearing right now. Now, healthy cells na pong meron siya, O God. And we're claiming victory, O God, that Author Vicky will become a cancer survivor in Jesus' name. And those who are going through the same things, Lord God, with cancer, with chronic diseases, mga nasa hospital ngayon, nananalangin kayong Panginoon, thank you for the gift of healing. And those also, Lord God, who are experiencing emotional health problems and even spiritual
physical health problems. Thank you, Lord, for the gift of healing. And we extend this prayer, Lord, sa mga relatives po, colleagues, mga kaibigan na mga nanonood ngayon, family members, Lord God, na may sakit ngayon, nananalangin kayo, Panginoon, ng kagalingan. Lord, we also lift to you the finances of these people. Lalo na, Panginoon, sa mga nahihirapan ngayon, umiiyak, nalulungkot, hindi alam ang gagawin because of their financial problem. Lord, naniniwala kami that you're a God of abundance, that you're a God of prosperity. And we know that you will provide. Gagawin namin lahat ng mga kaya namin, Panginoon, but we know that you will work behind the scenes. Lord God, itinataas din namin ang mga trabaho ng mga tao na nanonood ngayon, their bread and butter, their businesses. Continue to use them, Lord, for your greater glory. Patuloy mo silang protektahan, Lord God, sa kanilang mga gawain. Ilayo mo sila sa kapahamakan, Panginoon, from temptation in what they are doing. And Lord, I lift you the dreams of each and every person right now. Lahat ng mga pangarap nila, Lord God, maybe to migrate in another country, maybe to go back home in the Philippines for good, maybe to work overseas, maybe to write a book, maybe to have a baby for our childless couples, maybe to start a business, maybe to start a post-grad study, maybe to pass the board examination for our aspiring lawyers to pass the bar examination. Lord, lahat ng mga pangarap nila sa kanilang mga puso, Lord God, gawin mo pong pure. And we know that in your most perfect time, the best dreams na itinalaga mo sa kanila, ibibigay mo, Panginoon. Lord, as one family right now, we're offering a special prayer for this pandemic. You know, Lord God, that one day this COVID-19 will also disappear at magiging healthy na kaming lahat and we'll all go back to our normal lives. And lastly, Lord God, we just want to storm the heaven with praises and thanksgiving. Pinakamalaking biyaya mo po sa amin, O God, ay ang buhay, another 24 hours added in our lives. We thank you, Lord, for the gift of life and all the blessings that we received today, the safety of our travel, Lord God. Nananalangin po kami na i-bless mo bukas yung mga makakausap ko, Lord, for their values formation. Nawa, Lord God, ikaw pong maging sentro ng aming usapan. Lord, all the blessings that we received today came from you. And so tonight, we just want to bring back to you all the glory and honor to the most powerful name of your Son, Jesus Christ. Amen and amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Woo! Walang pakanong Panginoon! Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Siyempre, shout out. Aray ko, muntik na akong mahulog. Wala namang sumalo. Oh, di ba? Ayan, nasaan ang mga tao? Yung phone mo kay Naibaro, makita natin yung mga comment section para makapag-shout out sila. Shout out po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Maraming salamat. Sana pagpalain pa kayong lahat. Babasahin natin yung mga comment section. Ay, mga, sa comment section. Ayan, baka nandiyan ba? Oo. Maraming salamat din kay Author Clevelyn sa pag-welcome sa amin sa kanyang mansion. Talaga naman, napakabait. And sa Botolan, maraming salamat. Ayan, meron tayong maingay. Paano patahimikin yung maingay? Ay, sa kabila ba? Maingay yung host, okay? So, babasahin po namin isa-isa. Meg Caranza, sabi ni Meg, I am Papa's girl coach and Papa died noong 2020. Oh, and that thought is really killing me na namatay siya na wala ako. I feel a lot of guilt. But I'm sure makaka-move on din ako. O naman, yan, kailangan mo talaga ng healing dyan. Okay, napakamahalaga dyan. Kasi hindi natin masyado makontrol yung mga ganyang bagay. Pero Meg Caranza, the best thing you can do right now is to forgive yourself and to celebrate na sa paradise na ngayon ang iyong magulang. Okay? Rolly Bumagat Tumakde, wala ka bang papasalamatan kay Rolly? Anong salamat sa tupig. Ang sarap-sarap. Oy, salamat sa patupig mo. Nakarating ng Botolan ang lasam tupig. Maraming salamat. Julius Martinez is watching, the author of Surviving the Sandstorm of My Life. We also have Art Taginod. Ayan, maraming salamat. Hello, kakabs-kabsat. Asan na sila? Nawawala. Maraming mga comments. Ayan, live chat. Okay. Tama ba? Parang nawawala ako. Okay. May mga comments pa kayo dyan? Parang hindi ko makita yung iba. Okay. Ayan, nandito sila. Marami dito. Okay, si sabi ni Author Rollit Bumagat Tumakde, no matter what, even in the imperfections of my parents, I need to honor them. That is a commandment with a promise. Uy, talaga naman. Nakaka-bless. Doc Melanie Ribaldero is watching from the Kingdom of Saudi Arabia. Al-Asa. Meron tayo nanonood ngayon from Saudi. We also have Meg Caranza from Fujairah, United Arab Emirates. Sabi ni Doc Melanie Ribaldera, ang important, yung importance ng education coach, yun lang din ang pwedeng ipamana nila sa amin, kaya dapat mag-aral lang mabuti noon. Doc Maria Irma Padrigo is watching from Difun Quirino. Shout out! Ayun! Aha, we have also... Ayan, maganap pa tayo. Marites Concepcion Galasinaw, hello po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat. Nice watching you all in one, sabi ni Art Taginod. O, diba ang saya-saya? Okay, we have also
Ayan, sabi ni Meg Karan sa The Value of Education, wala kaming ibang ipamana sa inyo kundi education. That's why I finished college yan nung narinig ko sa papa ko. O, di ba, pare-parehas tayo. Sending love from Saudi Arabia, from Marites, Galacinao. Maraming maraming salamat. Art Taginod, pa-concert tayo next time for Ma'am Vicky de la Peña Robles. Yes, salamat sa lahat ng sumuporta. Ang cute ni author Vicky de la Peña Robles. Sana all nasabihan ng cute, di ba? Okay. Hi Kabsat, sabi ni Hi Kabsat Abigail, sabi ni Art Taginod. Jeffrey Del Monte, oy, Father Jeffrey, thank you so much for watching. And of course, nag-iisang nag-a-apply for Senomar. Iba ka talaga. Oy, hindi ako binigyan. Naalala ko tuloy si nanay at tatay ko, naiyak ako. OMG, sabi ni Marites. Tawagan mo na sila, okay? Genesis is watching. Sorry, ah, nahihirapan ako. Kamukha ni Miss Canada World 2021 si Ma'am Vicky De La Peña. Sana all, pang Miss World, oo. Okay, maraming salamat. Ayun. Thank you. Ayan, thank you daw. Shout out kay Ivan, kinukulit ako. Ivan, maraming salamat. Join kami Author Art. Oo, join kayo sa concert ni Author Art para kay Author Vicky. Ayan, meron pa akong Genesis, Brian Mendoza, good evening po, coach. Maraming maraming salamat. Thank you for tuning in. Ayan, ayan, that's it for today. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal. Ayan, Abigail, mag-final note ka lang sa lahat. Once again po, maraming maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayon. Oh, diba? Marami po kayong natutunan. Yes. Ay, sana po ma-apply po natin sa ating buhay. Amen. God bless po. Author Vicky De La Peña Robles, daughter of Victorious Living. Maraming maraming salamat din po sa inyong lahat. At sa nagsabi ng Miss World 2020. Nag-watch sa amin at saan. Mga nag-comment, thank you so much. Marami din kami natutunan sa inyo. O diba? Nakaka-bless. Ang ating best-selling author ng 50. Simple lang, stay in love despite odds. Oh, stay in love, hindi lang sa romantic yun ha, sa mga magulang. Ulit-ulit talaga. Yun po, maraming maraming salamat. Let's pray the prayer of Jabez. Before that, ito munang declaration ko sa inyong lahat. Sana lahat kayo dito, lahat na nakikinig, okay, sana ulanin kayo lahat ng walang katapusang biyaya at pagpapala. At sana bagwin kayo ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oh, that you would bless me indeed and enlarge my territory, and that your hand would be with me, that you would keep me from evil, that I may not cause pain. Amen. The Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And that's it for today. Salamat po sa mga bisita ko. Abigail, Vicky De La Peña Robles, also Clevelyn De La Quina. Maraming maraming salamat. I'm forever grateful sa lahat ng nanood ngayon. I'm forever grateful for the love, trust, and support. And let's nourish our spirit and join hands in prayer that good measure, pressed down, shaken together, running over will be put into your lap, and that blessings will overflow in your life. To God be the greatest glory. God bless everyone. Bye-bye. Thank you for. See you. Thank you.